Hello, Sir Mark. Opo, magandang hapon po. Okay. Sir, yung pasahod niyo na ganito, gaano katagal na po na below minimum wage itong sahod niyo? Bali po, nung pumasok po ako nung ano, bali po siguro 2017, way back 2017 po, nagsimula po kami sa 250. Okay. Tapos po, nung nakatagal po siguro ako ng 3 taon, nag-increase po siya ng 10 pesos, naging 260 po. Tapos nung hanggang ngayon po, 2022, sabi po sa amin, magtatasad daw po ng sahod ng January 3, pagpasok po namin. Tapos hanggang ngayon po, April, wala pa rin po ang pagtaas. Kaya po kami nababala kasi sobrang mahal na po ng bilihin ngayon, eh wala pa rin pong action na ginagawa sa amin. Tapos nauna pa pong taasan yung mga babae po, mas nauna pong taasan pa sa amin. Okay, naunang taasan yung mga babae, tama ba? Oo po. Bakit ganun? Hindi nga po kasi namin alam eh. Magkano po ang sweldo ng mga babaeng empleyado? Dati po ay kaparehas lang po ng painante ang sahod ng babae. Ngayon po, pag nagsisweldo na po, lagi pong nahuhuli yung mga babae kasi nga po, mas mataas na po yung sahod nila. Alam nyo po ba kung magkano? 300. Siguro po, pumapasok na rin po sa 300 to 320 ang sahod nila ngayon. 320? Oo, ganun po. Nagre-range lang po siya ng ganun. Okay, pero 347 po ang tamang minimum wage dyan sa Quezon Province. Opo, malaki po ang problema nitong owner ng inyong kumpanya, ang Vincent MT Hardware and Construction Supply. Pero sinubukan nyo na po bang kausapin itong may-ari po ng inyong kumpanya? Lagi po aming nagpapaalala kay boss kung kailan po magtataas po ng sahod. Bali po wala ang... Lagi lang po niyang body language niya po sa amin, yung walang po siya, tapos para po walang pakialam ganun, nag-iisip. Eh, hindi lang po makakabili na pagkain yung ganun, kung ganun lang siya ng ganun. Ang sabi niya po, pag-iisipan? Hindi po, wala po siyang ginagawang sagot, yumuyuko lang po siya pag sinasabi namin yung ganun bagay. Okay. At sabi niyo po, since 2017, eh ganito na. Paano po yung mga benepisyo ninyo? Meron naman. Ah, wala. Yun nga din po, nagpasa na po ako ng requirements pero hindi pa rin po inasikaso. Wala po kayong SSS? Walang SSS. Kinakaltasan po ba kayo? Ano po? Kinakaltasan po kayo ng para sa contributions nyo? Hindi pa naman po. Ah, pero dapat may SSS. So wala din kayong SSS? Wala or, din po kami SSS or PhilHealth. PhilHealth, wala din. Aha. Sige po. Kausapin natin ngayon ang inyong boss, si Mr. Vincent T. Nandyan ba? Okay. Nasa linya na po. Sir Vincent? Hmm. Hi, Sir Vincent. This is Attorney Sam. Hmm. Sir, gusto niyo po bang makipag-usap tungkol po sa mga empleyado ninyo, sir? Usap na sa kanina. Po? Sino ang usap ko? This is Attorney Sam Ferrer po ng Wanted sa Radyo. Naka-ere po tayo, Sir Vincent T. ng Vincent T. Hardware and Construction Supply. Okay. Sa taas, Apo. Kailan na ito tumawag pa ninyo? Tumawag po sila sa aming mga researchers po, sa aming mga staff po, para po sana kausapin po kayo tungkol dun sa mababa ninyong pasahod, sir. Below minimum wage daw po, yung salary, yung wage po nila. Okay. Okay, sir, does it mean po, pwede nyo pong ibalik yung kulang? Pwede. Pausap na lang sa akin. Papunta na lang sila rito. Ayun. Talaga, yun, sir? Oo. Ayun pala, sir. Okay, kasi sir, alam nyo naman po na criminal offense din po ang hindi pagbabayad ng tamang sahod. Hindi lang pero kailangan ko pa yung kailangan ko pa yung patirahan yung patirahan ba sa kanina?
Ano yun, sir? Yung ano, patira, yung bahay. Ah, okay. So, pinapatirahan niyo po siya. Stay-in po sila. Sir, ang tawag po kasi dyan, eh, kapag ang yung pinoprovide niyo pong bahay ay ay pabor po sa inyo dahil nga po ang inyong negosyo ay construction supply, no? Mas pabor sa inyo na hinahouse niyo po sila, no? May mga kakilala din po kung may mga construction companies. Hindi niyo po pwedeng i-consider yon as pambawas po sa kanilang sweldo. And if ever po meron kayong mga binibigay na gano'n, na mga iba pang... Kaya sabi ko, papunta na lang nito, papuwi, papiyahe ba sila ngayon? Pauwi na lang, dito na lang usap ko sa tindahan. Sir, I'd rather po that you talk to them. Dito na lang usap, dito in, na lang usap no, sa tindahan. No, sir, I'm sorry. Kung na, kanina sabi sa inyo, 250 na alaw na pikay, tanong mo ulit sa kanina kung totoo hindi. Kung totoo hindi. Ang tanong ko po kung 250 ang bigay ninyo? Kung tunay o hindi. Talaga ba hawak nila 250? 260 po ah. Tsaka na lang pa, tsaka na lang usap. Tsaka na lang usap na. Sir, okay. Ganito sir. Kayo po ang dapat mag-prove na 340. Ganito na lang sir. Kayo po ang dapat mag-prove na sinusunod nyo yung minimum wage law. Na 347 ang pinapasweldo nyo sa mga empleyado nyo. Hindi po sila ang magpuprove nun kayo bilang employer. Kasi kayo naman po ang pwedeng kasuhan at ang negosyo nyo ang pwedeng isara. Kapag hindi yun nasusunod. Nandito po ang Dole, Engineer Rudlin Bautista, Senior Labor, Dole, Quezon Province, Mr. Vincent T. Nakikinig sa atin ang Dole. Ma'am Rodeline? Or Mr. Hello Baumit? Hello po, Engineer Rudeline, magandang hello. Hapon babae. Po. Yes po, ayun, Engineer, po. Sorry po, ma'am pala. Engineer Rudeline Bautista? Opo. Ma'am? Yes po. Opo. Ilalapit po sana namin itong aming mga manggagawa po from Vincent MT Hardware and Construction Supply because they have been suffering sa pag mababang pasahod at below minimum wage po ito since year 2017. Okay pa. Tanong ko lang po, employed pa po kaya sila or tinanggal na po ba sila sa kanilang trabaho? Employed pa rin po sila ngayon, ma'am. Opo. Sa Department of Labor and Employment po, may dalawa pong proseso na pwede nilang anuhan sa amin. Una po, pwede po namin silang isena or conciliation mediation. Kung employed pa po sila, papapuntahin po namin dito ang dalawang panig, ang kanilang employer at ang mga manggagawa para pag-usapan po yung mga concerns nila sa kanilang mga pasahod at sa mga benepisyo. Doon po, para madinig po namin yung dalawang panig kung gusto po nila. Pwede din naman po ay inspection. Kami po ang pupunta doon sa lugar pagawaan nila at inaasahan po namin na makikipag-cooperate ang mga empleyado at ang employer. Okay, ma'am. Sige po. Pwede naman po nating... Kung alin po ang gusto nila at mas magiging panatag ang kanilang sitwasyon doon. Yes po. Opo. At ma'am Rudeline, no? Dahil po nakikinig po sa ating linya, pareho po yung ating empleyado at yung employer po na andan din sa kabilang linya. Can you kindly tell us po kung ano pong mangyayari kapag itong employer ay hindi sumusunod sa nakatakdang minimum wage according to our laws at may mga violations pa po ng existing labor standards law? Ano pong mangyayari dun sa kanilang kung negosyo? Sakali po, kung sa inspection po at ma-found out po natin na talagang may kakulangan po sa pasahod at benepisyo ang mga manggagawa, yun po ay ibabalik po ng kanyang employer sa kanilang manggagawa. At pwede din pong i-refer namin sa SS PhilHealth Pag-ibig pagdating po sa kanilang benepisyo kasi ito po ay mandato ng batas na ang lahat po ng manggagawa, day one pa lang sa kanilang pagtatrabaho, ay covered ng mga insurances na tinakda ng ating gobyerno. Ayun. At saka siyempre ma'am, 'di ba pag hindi sumusunod dito, magkakaproblema po din ang permits nitong mga negosyong ganito. Tama po ba ma'am? Opo. May mga nakaset pong penalty lalo na po kung meron pa silang issue sa occupational safety and health. Ayun.
Okay, very much well said po, ma'am. Engineer Rudilyn Bautista. Maraming salamat po. At na-appreciate po namin yung oras na binigay ninyo, ma'am. Makikipagtulungan po kami sa inyo, ha, ma'am? Apo. Okay, maraming salamat. Engineer Rudilyn Bautista, Senior Labor, Dole, Quezon Province. So, going back to Mr. Vincent T. Andyan pa ba siya? Sir Vincent. Sir Vincent. Sir Vincent, kinig ba ikaw, Dole, para alam mo, punta Dole, inspection Dole? Sir Vincent? Hindi niya na yata naririnig. O nga, hindi ko sure kung naiintindihan niya tayo eh. I think naman, itong si Mr. Vincent, no, pag napagpaliwanagan naman to, I think, makikipag-cooperate naman to. Tama ba? Nandyan ba siya? Kasi wala naman siyang choice eh, Shari. Kung gusto niyang ituloy yung negosyo niya, kailangan niyang sumunod sa batas. Kung hindi, well, walang negosyo, kulong pa. Oh, kasi hindi lang naman po Dole ang magiging problema ni Mr. Vincent T. Kundi pati ang SSS, ang PhilHealth. Sabi nga, kailangan ng SSS clearance din po para sa mga negosyo. Kapag hindi binabayaran ang mga dapat na kontribusyon, hindi lang siya civil liability, pati criminal liability. Paulit-ulit po yan. Hindi po ganun yun. Pag hindi lang po bayaran ng contribution ang problema ng employer, kundi yung criminal. Pwede silang makulong dahil sa hindi pagbabayad ng BC, contribution. BC attorney, BC sir. BC na siya. dapat kinig kaninan, punta Dole, inspection. Oo. Para tama sahod. Kasi kanina, 'di ba, ang sabi niya, ang mga empleyado niya ang dapat na mag-prove na 250 ang kanilang tinatanggap. Mali 'yon. Dapat ikaw. Tama bayad. Tama bayad. Employer, oo. Mga ganon. Baka gusto dapat. Para naintindihan attorney, dapat bayad. Oo, okay, tama bayad. Pero may pinagtataka ko at hindi ko natanong kay Mr. Vincentino. Sana bumalik siya sa linya. Bakit yung mga babae mas mataas yung sweldo kaysa sa mga lalaki? No? Yun din po sinasabi ng netizens attorney yun. Gender equality, wala daw pong ganun. Bakit kaya? Dapat pala inumpisa natin doon. Wala na ba talaga siya dyan? Why is it that the girls, paano ba sa Chinese yun? Bakit yung mga babae mas mataas ang sweldo? Anyway, meron din po palang announcement ng SSS, no, para din po sa lahat ng ating mahal na mga senior citizens na nagpe-pension. Yung AKOP po, yung kailangan nyo pong i-prove na buhay, well, proof of life po, AKOP. Alam po yan ng ating mga dear pensioners ng SSS. Hanggang June 30 po yung deadline. Pwede pong online and pwede rin pong kung may disability kayo, pupuntahan po kayo ng mga taga-SSS para po ma-prove. Well, para po makapag proof of life po kayo, para hindi ma-suspend ang inyong mga pension, kasi magsa-start na po sa May ang possible suspension po ng pension kapag hindi po kayo nakapag-comply sa proof of life. So para po sa aming mahal na senior citizen po, please po mag-comply po tayo sa proof of life ng SSS before June 30. Okay. Next case. Okay. Sir Mark, wag niyo po ibababa yung linya. Kakausapin po kayo ng mga staff sa likod, sir, ha? Pa. Okay, salamat, sir. At mabuhay po at magandang hapon po. Okay. Papatawag na lang po natin ito. Itong si Sir Vincent sa tanggapan po nila Engineer Rudilyn Bautista para ma-inspection po natin, ano? At syempre, mabigyan po ng tamang proseso ito po mga manggagawa natin para tama bayad. Tama, okay? Bayad. Tama bayad, employer. Yeah. Okay.